Konektado ra sa online sabong na pagmamayari ni Atong Ang ang karamihan sa halos 30 nawawalang sabongero. Kaya naman dumulog na ang CIDG sa kampo ni Ang para mas mapabilis ang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Muling nagtungo sa tanggapan ng Commission on Human Rights sa mga pamilya na mga nawawalan sa sabongero. Nagsama-sama sila roon sa isang programa kung saan nag-alay rin sila ng panalangin. Isang buwan na ang lumipas nang manawagan sa News 5 ang mga kaanak ng mga biktima. Pero hanggang ngayon, tila nangangapa pa rin sila sa dilim. Mas masakit. Kasi yung kung pag-asa namin parang lumiliit. Pero siyempre, andito pa rin po kami para ipaglaban. Nananawagan din sila sa pamunuan ng WPC Pitmaster sa Santa Cruz, Laguna, Batangas at Manila Arena kung saan lumahok ang mga nawawalan sa bungero. Ang WPC Pitmaster ay pagmamayari na negosyanteng si Atong Ang. Nagmamakaawa po kami sa pamunuan ng WPC na sana naman po makipagtulungan po kayo sa amin. Makipag-usap po kayo sa pamilya, sa mga pamilya ng nawawalan para magkaroon po kami ng idea kung ano pong bang nangyari, kung ano pong ginawa nyo sa kanila. Nakipag-usap na raw mismo ang PNP-CIDG kay Atong Ang para sa ginagawa nilang investigasyon sa pagkawala ng mga sabongero. Sa ngayon, umabot na sa 29 nawawalang may koneksyon sa online sabong. Ako po ay mismo nagtungo sa Manila Arena at naghingi tayo ng audience kay Ginoong Atong Ang para malinawan yung mga issues tungkol doon sa kanyang doon sa online gaming. Nakipagtulungan naman daw ang WPC Pitmaster sa CIDG. Nagbigay na rin daw sila ng CCTV footage noong panahong naglaban ng manok at nawala ang mga sabongero. Yung isang person of interest namin ay nagtungo dito sa opisina natin at nakuna natin ng salaysay. Kasama po yung kanilang lawyer para makuha natin yung buong-buong kanyang affidavit para at least ay mahusay po yung at maayos yung testimonya. Pero ang person of interest na si Julius Habilio na pinansir na nawawalang apat na sabongero sa Santa Cruz, Laguna, hindi pa rin daw matagpuan ngayon matapos kumubra ng 200 million pesos. Pinagbubuti namin na ma-locate yung kung may bangkay man yan or may kung saan po yan tinatago. Kasi yun po lang ang titibay kung yan ay kidnapping case or murder or homicide. Nangako naman ang CIDG na bago matapos ang Pebrero, makapagsasampa na sila ng kaso. Nangako naman sa News 5 ang kampo ni Atong Ang na magbibigay ng komento pero wala pa rin ito hanggang ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.